magandang tanghali po. At po ulit si Miss D. Nagluluto pa lang po ako ng soy mix para sa mga vlogs na iriripat ko. Ito po siya. Sinalang ko po siya kanina ng 6 a.m. in the morning. Alas 12. Ayan po yung soy mix na gagawin ko. Hinihintay ko po siyang makabo ng konti. Ito po at yung black niya hanggang doon. And then, hinimix ko po siya. So, ito po siya. Kailangan ko po talaga kasi ng soy mix. Ito po yung soy mix na ginagawa ko. Dinagyan ko po siya ng ganito lagi pag nagluluto ako sa kalahas sa gitna para diyan ko sisilihan. After po niyan, ito na nga po. Binaba ko na po yung iba para hindi maabo yung iba. Imimix ko po siya mamayang konti. Wala na po kasi akong soil mix para dun sa mga plants. Kailangan ko na po kasi magpalit din ng lupa nila kasi nung pampandemic pa po yung mga yun. Kaya kailangan ko ng palitan. Hindi po kasi ako naglahalo ng rice hull na bago pag ano sa loam soil kasi po ano lalanggamin po siya. Kaya niluluto ko muna. Mas okay po pag na-burn yung ano yung ipa. Malayo po sa langgam saka aayawan po talaga ng langgam ang ano, ipa na nasunog. Hindi naman po siya masyadong mausok. Bawal po kasi ang magsunog. Kaya dito ako sa likod gumagawa. Pagkaluto ko po niya ito mamaya, minimix ko na po siya dun sa ano, kokopit saka vermicast. Yun lang po binibili ko, kokopit saka vermicast. Pero yung mga chunks na mga coconut, ako na po gumagawa, humihingi po sa may palengke. And then ako na po yung nagtsatsapa bang mura siya. Maglalagay po ako nun sa mga peligandro. Pero kulang po to kasi isang kaban lang po to eh. Yung tatlo iniwan ko muna doon para kasi in case na kulang, doon ko na lang po gawin. Kasi po bawal magsunog ng pag marami po to medyo malakas yung usok. Kaya ganito muna po. Hinihintay ko lang po siyang maluto ng konti. Ayan, meron pa. Bago ko siya haluin. Nandito po ako sa ilalim ng mangga. And then, may kawayan po dyan sa likod namin. Kaya malilim. Para hindi mainit. Mainit po kasi. Ayan, pwede-pwede na. Nagluluto na. Pwede po na siyang i-mix. Ayan po, pwede na siyang i-mix. Ano ba yung kala ko? Konti pa po. Konti pa. Lata pa siya. Konting hintay muna. Upo muna po tayo. Para ano. Haluin ko pa siya para maluto pa po yung iba. Ang konti. Ganito po ang buhay ko dito sa probinsya. Pag ganito wala akong kasama dito. Friday, ako lang pumilita. Kaya nagagawa akong pumilos ng gusto ko sa labas. Haluin ko na po yung last na halo ko. Pwede na siya. Ayan po, pwede na po. Papatayin ko na siya para sigurado lang na hindi siya masyok na abo.
Yan, okay na po yan. Hindi po sunog na sunog. Pag yung sa rice, sa ano po, sa succulent, medyo talagang sunog po. Mamaya na po, alauna na. Pahinga muna ako. Good morning! Si Misty po ulit. Eto, magre-ripat na po sana ako ng halaman, kaya magsusot na ako ng dugyot-dugyotan. Eh, kaso dumating po yung nanay ko, kasama niyo yung ate ko, magpapagupit sila at magpapakulay. Eh, wala na naman po. Baka mamayang hapon na naman yung pagrilipat ko. Sana matuloy kung wala nang magagawa. Kasi po ang nanay ko, lagi ko pong hine-haircut siya ng talagang zero. Gawa po ng may alay sa ani. Magmula nung pandemic, talagang kini-clean cut ko na po siya ng zero. So, eto po. Eto po yung unang ano ko noon, trabaho ko, hairdresser. Bago naging isang makeup artist and then plantita na ngayon. Ayun na, vlogger na rin po ngayon. So, eto po, gugupitan ko siya. Inang, mag-say hi ka naman dyan sa ano, vlog ko. Hi! Eto po yung nanay ko. Di ba magkamukha kami? Oo. Yung pinagalo lang yung may sama na dyan. Pambir. Di ba? Siguro pagtanda ko, etong-eto talaga yung tsura ko. Kahawid ko yung nanay ko, kaya ipamang kapag sinasabi kong magkamukha daw kami dahil idol niya ako. Pag sinabi ko, oo, kamukha natin sinang aya, ayaw niya pumayag. So eto po, gugupitan ko na siya, kailangan ko siya itingkat. Kaya alam niya, problema yung clipper ko, parang na-trouble, nabagsak ko kasi nung last na may nagpagupit dito. Eto po yung mga racket ko dito sa probinsya pag nandito ako, may pumupunta pa rin yung ipapagawa, ipapagupit. Kinatanggap ko lang, kasi alam ko pa naman, isa naman ako. Tapos mamaya po, isunod ko yung kapatid ko na luluto ko siya dun sa kanan na diyan pa na umpisahan. Paano ko si Alon mami ang datang mo rin Alon sa Friday. Next week pa. Nito na. Ano ba ngayon? Sabado na. Ayaw mo ba yung ganyan gupitin na? Bakit? Tignan ko nga kung bagay mo na. Oo. Oh. Nakikita ko katsura na. Matsura ba? Oh. Ang matsura po kasi kapangpangan eh. Bakit daw? Nagala, sabi sa Ilocano. Tsura ba? Flat top nga eh. Pag flat top talaga, biyasa ako dyan lang. Pag kahit unting. Mabilis ako dyan sa flat top eh. Dyan ako unang nag-training. Flat top. Larong-larong palagi akong pumunta sa buwan. Bakit? Nag-charge ka pa ba? Di ba bawal ko na sa charge na yun? Ha? Pumunta ka na? Kasama ko na yun. Ito po kasi sa Baptist Church po kami. Eh, ito po si nanay ko. Magmula nung pandemic, hindi na siya nakaka-attend ng church.
Pero ngayon, nag-charge na daw ulit. Hala, paano yan ng ob? Talagang alanganin yung ano, ngipin niya. Pagkatapos ng... Okay na muna yan, iwanan ko na muna itong ganito, ina. Ay. Ayaw niya. Ginawa mo na ito. Sabi ko, ipa-flat-top ko sa ano, carry na to. Sa gunting, mabilis po ako sa flat-top eh. Pag flat-top, yun po kulang unang training ko sa pag-gubit. Mabilisan, dun po ako mabilis, panggupit ng panglalaki. Saka executive cut. Ayan. Isisiro mo naman ba? Oo, kailangan siro para walang makonti mabilis. Paano yan pag naiwan ng ganyan? Tignan mo nga, inang. Tsura na. Oo. Oh, tignan mo. Tsura. Ang tsura. Matsura daw, sabi niya, matsura. Nakikita ko naman ang paaras niya. Nakikita daw niya. Nakikita ka ba? Sino ba gumagawa sa'yo? Di ba? Kilayan na lang kita, pwede pa. Oo. Maski pag kilayan mo. Tignan po niyo. Oo, katsura na, oh. Ayun. Ano ay iwan kong ganyan rari ko? Atay na. Di ba gana ka niya? Sinagpukis ka niya. Ay! Nakakakul na ako ng mga magpapagupit. Lalo-lalo po palagi akong pumunta sa playground. May something na yata si Auntie Dina. Mga ganunin ako. Ano nagpupit ka niya? Parang pukis ka rari. At ano natin? Patitimanda natin. Lugano na lahat ang mga kadwak. Ah, Ilocano ba? Hmm, mga kadwak. Diyay playground. Ilocano po kasi kami, pero dahil lumaki kami ng Tarlac, natuto kami magkamagtangan. Pero purong Ilocano po kami. Tapos yung mga bata, dahil nga ano, mga Tagalog na, Inglesera pa. So split ang nangyayari pag nandito lahat yung mga bata. Wala na kang marinig ko din, Miss. Mm-hmm. Lalong-lalong tanong Lucas na ko. Mm-hmm. Lucas, si Lucas, ako si... Hindi, Pia, inang. Ay, si... grabe, medyo makatungtong te. Magtagalog ka nga. What? Maski si Basti. Hindi naman, wala. Hindi naman kayo galing ng abroad, ano? English. Nang dahil sa YouTube. English sila. English sila yung tagalita niya. Ang Bastia, maintindihan mo ng Ilocano. Ayan, eto na po. Clean na po siya, clean cut na siya. Pero uminit yung kahit pa paano, umabot yung clipper. Nabagsak ko po kasi itong clipper, eh, hindi ko pa napapagawa. Eh, pagdating ng anak ko, itutang ko siya para may pagawa niya doon sa barbero niya. Aayos lang naman nila yung blade niya. Ayan, dana po yung nanay ko. Next na yung kapatid ko, pero siya muna yung cook ngayon. May cook ako ngayon. Pag ako lang pumag-isa, yun na ako nagluluto. Kaminsan-minsan lang, hindi na rin ako kumakain. Minsan, isang beses na lang kumain sa isang araw. Tanghali na lang. Which is nakatulong kasi, diba, sa rice. Nakatulong ba? O sana hindi ako magkasagis sa ginagawa nila. Sabi ko kay Bino, ginagtong nanti, mabaka ko malas. Ay! Maalat siya magluto nang. Eh, alam mo, hindi yun ang pagkain ko. Ang pagkain ko, gulay lang. Hindi po ako kasi masyadong kumakain ng mga lal na baboy. Ano lang po ako? Dasa ka, ano? Yung isda manok na yan, mahirap pa yung manok. Yung isda lang po sa kagulay. Ang steam-steam mo yan. Pero kumakain na po ako ng kanin.
Unlike Miss Cindy, hindi kumakain talaga. Ako po kumakain ng kanin. Pero hindi naman marami. Kasi nga po. Baka lang, ano po eh. Maano ka. Dati malakas ako kumain ng kanin. Nabawasan ko. Wala akong pagkilay. Kaya ito na lang. Kilayan ko muna. Tutunan ko muna. Pwede pong kayo pagkilay ito. Tignan niyo. Pwede ako sa ganito. Para magbukas ang kumilyan. So, ito na po yung finished product na ginagawa ko. Ito, sandali lang. Mayroon pang iwan na ilan-ilan. Kasi po, tabingi na po. Tignan nyo naman yung ano, natali ng clipper ko. Ayan, tumabingi siya. Nabagsak ko kasi, hindi ko naman alam i-repair. Pero kahit paano kung makagat pa naman sa pag-zero, siguro. Nanay ko po, may kilay po siya yung ano, nakatayo. Kilay matanda. So, ayan. Ayan po. Ayan na po yung finished product ng clean cut, saka kilay cut, Korean cut. So, ayan po yung nanay ko. So, hanggang dito. Salamat sa pag-views and pag-subscribe. Comment na rin po para magkaroon tayo ng bonding. Ayan. Ito po ulit si Miss D. Siguro po bukas ko na magagawa yung gravel plan na naman. Ano, lagi na tetengga, kawawa naman siya. Kailangan ko na talaga ripat. Lagi kong binabanggit sa ano ko, iriripat ko siya. Pero hindi ko nagagawa. Kasi po kahapon, dapat sana magriripat na ako. Diba nagluto ako ng rice hull? Eh, pagkaluto ko po ng rice hull, umulan na po ng hapon, ang lakas-lakas. As in sobra. Pero eto po yung mga rice hull na linuto ko. Ito po yung mga rice hull na linuto ko kahapon. Ready na po para i-mix ko. Tinakpan ko ng ganyan, baka kalkali na naman ng pusa. So, ayan po. I-mix ko po siya ng mga pumice. Ng konti. And then, lagyan ko ng vermicast saka cocopit. Pag sa pelidendron, yung bandaroon, eto po na luto ng konti. Medyo linuto ko ng konti para po dun sa mga succulent. So, okay po. Thank you po ulit sa pag-subscribe. Po pag-like, kung ilalike nyo siya. Thank you po sa pag-views. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. And Jesus loves you. Bye!